Isang mapayapa at puno ng pagpapalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming manunood. Ang inyo pong lingkod, sampu ng lahat ng bumubuo ng programang ito, ay labis na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programang Ipaglaban Mo, na nagbibigay sa inyo ng kaalaman at kaliwanagan tungkol sa ating mga umiiral na batas, gayon din ng mga mahahalagang aral at mensahe sa buhay na makakatulong naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa atin pong kasaysayan ngayong hapong ito, bibigyan natin ng malapitang pansin ang tinatawag na hearsay testimony o pahayag na naririnig lamang mula sa iba. Ang pahayag na sabi-sabi lang o hearsay testimony ay karaniwang hindi tinatanggap sa korte bilang ebidensya dahil ito nga ay nadinig lamang at ang taong nagsabi nito ay hindi dumaan sa mga masusi at mahigpit na pagsusuri o cross-examination para mapatunayang ang mga sinabi niya ay katotohanan. Pero meron pong mga ganitong klasing pahayag na maaari pong gamiting ebidensya para mapatunayang nagkasala nga ang isang akusado. Gayon po ang pahayag ni Hiner. Panuorin po ninyo upang malaman kung bakit tinanggap na ebidensya ang kanyang pahayag na nanggaling sa kanyang pandinig at hindi sa kanyang nasaksihan. Nasa'yo ang ligay sa piling. Lagi ko lakay. Mas mabuti pa siguro palamig muna tayo dito sa lugar natin. Hindi ka tayong sumapit dun sa pinasok natin bahay ni Mang Kanon. Tama si Unyo, lakay. Huwag na natin hintayin pang mabuko tayo. Lalo na sunod-sunod na ang ginagawa natin pagnanako dito. Bakit hindi na lang tayo dumayo sa ibang lugar? Alam nyo, masyado kayong matatakutin na wala sa lugar. Ikaw lalo ka na. Pare, eh ano naman kayong kung mahuli tayo ng pulis? Ha? Pare, ano lang ginagawa ng mga kakosa kong pulis? Ha? Wala hindi naman sila. Yun eh. Ano? Nalalagay sa alangan yung relasyon namin ni Josie. Alam mo naman, sa tingin pa lang, parang gusto na ako isuka ni Mang Ruding eh. E di lalo na pag nabalitaan pa nun na kawatan pala yung mamanugangin niya. Akala ko ba hawak mo sa liig si Josie? Puso lang ni Josie, kontrolado ko. Pero ang bitukat isip nun, hawak pa rin yun ni Mang Ruding at saka ni Aling Simang. Kaya nga pumapasok ng factory worker sa Taiwan si Josie, eh para makapagsarili, di ba? Ganun na nga. At saka para na rin yun sa plano namin ni Josie na pagpapakasal. Alam naman niya kasing bokya ako pagdating sa gastusan eh. Yun lang ang nakukuha natin sa pangungulimbat. Kulang pampangtustos sa mga bisyo ko. Pare, paano yan? Pag alis ni Josie papuntang Taiwan, pensyonado ka na. Pare, magre-retiro ka na sa pagnanakaw. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Siyempre, depende yan sa laki ng papadala niya. Kaya nga, kailangan, papalamig muna tayo dito. Kasi mahirap na eh, baka magkabukuhan pa eh. Paano ko si Josie makabuko sa'yo? Na ikaw pala isang kawatan. Diba? Para si Josie. Hey. Ikaw pala, kanina ka pa dyan? Hindi, kadada din ko lang. Ali ka, pasok pa. Hindi na, huwag na, sige. Pumunta lang ako dito para sabihin sa'yo na malapit na ako umalis. Pero sige, nakakaya naman, nakaka-istorbe yata ako sa'yo. Pakalasing ka na lang. Josie, dali. Josie, sandali! Sabi, sandali lang. Ano ba? Ano, ha? Bakit ba? Sige, pupuya ka, ha? Bilka? Ah, si? Ha? Pupuya ka! Kala mo kung sino ka. Lasing ka kasi. Ano? Sige! Skandal ako, adali! Pwede ba, Josie? Tama na! Ha? Ano tama na? Tama na saan, ha?
lang, tigilan mo na yung kakasigarili mo. Wala, walang mangyayari sa atin. Palagi lang tayong ganito. Walang mangyayari sa atin, alam mo. Wala. Magbabago rin ako. Huwag mo lang kasi uminamadali. Oh, ganun. Kailan ka magbabago, ha? Eh, ngayon pa lang, nandito pa lang ako. Ganyan ka na eh. Paano pa pag nawala ako? Di lalo ka lang nagsusuga pa sa lahat ng ginagawa mo. Baka pati pagsusuga, lahat na magsusuga hindi, pa. Hindi mangyayari yon. Anong hindi? Sige, ha? Josie, ano? Makinig ka naman sa akin, oh. Pagbigyan mo lang ako ng kahit ilang araw. Para lang ako magsawa. Magbabago rin ako, pangako ko sa'yo. Sige na, alang-alang sa pagmamahal ko sa'yo. Talaga magbabago ako, Josie. Oo, sige na. Ganyan naman kayo lahat eh. Magbabago. Eh ngayon lang, ganyan ka na eh. Hindi, totoo naman eh. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya sa mga tao. Josie, magbabago. Love ko kasi. Alam mo, hindi mo ba naiintindihan, ha? Gusto ko lang talaga magbago ka. Sabi mo, mahal mo ako, di ba? Kung mahal mo ako, ngayon pala mag-umpisa ka na. Aalis ako, Julio. Aalis ako. Malayo yung pupuntahan ko. Kung talagang mahal mo ako, ngayon pala ang umpisahan mo na. Para man lang pag umalis ako, mayroon akong peace of mind, di ba? Alam ko na pagbabago ka, may mangyayari sa relasyon natin. O siya. Sige. Para matapos lang itong pag-aaway natin, susundin na kita. Okay. Kung yun ang kaliligaya mo, bakit di ko gagawin? Alam mo, Josie, mawala na sa akin lahat. Gusto ko ka lang mawala sa akin. Maniniwala ba ako sa'yo? Josie? Jessie? Oo na, sige na. Siguro din naman sa 20 na sabi mo, ah. Pag-iwi na siya. Pag hindi mo yung ginawa, saksakan kita. Halika na, Josie. Kaya ako mabait, nababahala sa mga nakawan dito sa ating lugar. At yan, hindi matitigil hanggat wala tayong ginagawang aksyon. Meron tayong mga opisyalis ng barangay. At sila dapat manguna sa paggawa ng aksyon. Eh, ano bang barangay sinasabi mo, Pare Berto? Eh, wala namang alam yung mga yan, kundi magpabingo. Eh, meron tayong mga barangay tanod dito, di ba? Ano bang barangay tanod ka mo? Aba, pare, wala. Barangay Tagay, marami. At may bonus ka pang Burunggoy Pusoy. Kumanara naman ito, siro din ko. Eh, totoo naman, pare, di ba? Eh, bulag ka ba? Tanda mo, pare. Pag ang barangay ay nakitaan mong may nagiiinuman sa labas o kaya ay may mga hayagang nagsusugal sa kalye na kadalasan kasama pa yung mga opisyal na yan. Ang ibig sabihin, mahina ang liderato ng barangay. At nagkamali ang mga residente ng Ibinoto dahil ang nahalal nila ay walang kakayahang magpatupad ng batas at lalong walang kakayahang linisin ang nasasakupang lugar sa mga masasamang ehemplo ng lipunan. Oh, may puntos ka rin din. Kaya lang, ang mga sarili ng bahay at buhay, hindi nila maayos. Buong barangay pa kaya. Kahit na, pinag-iinit nyo lang bumbunan ko eh. Pati barangay, pinag-iinitan nyo. Ay, nako, bato-bato sa langit. Ang matamaan, sana mapisa. Oy, Pare Berto, pikong talo. At pakisabi lamang doon sa mga kumpare mo sa barangay. Ha? Hoy, gising! At baka sa susunod, sila manakawan dahil tutulog-tulog sila. Pare, napikos si Berto. Eh, bakit nga ba hindi, pare? Eh, isa naman siya sa pinatatamaan ko. Pare, nakakita ka na ba ng taong napikon? Yung isura nun. Parang unggoy na nakatikim ng ampalaya. O pare, parang nagbago hilat siya na mukha mo. Parang kang tiyonggong nakainom ng suka. Basta ako, ang may papayo ko lang sa inyong dalawa, eh sana nga eh, magsumikap kayo para matuloy lahat yung magagandang balak nyo. At ikaw naman, Junyo. Eh, patunayan mo naman na hindi nagkamali itong si Josie ng pagpili sa'yo. At nang matanggap ka tuloy ng asawa ko. Hi, nasusumikap naman si Junyo eh. Wala lang palang talaga siyang makuhang magandang trabaho.
Ay, tay, tayo na po. Ano naman ang makikita ng hindi naghahanap? Andiyan ka na pala eh. Halika na. Magandang gabi ha. Ha? Gabi, ha? Ano maganda sa gabi? Okay, si Mang, nasa ng pinggang ko? Mabuti pa ang busita at inaasikaso niyo ako, hindi. Tayo naman. Anong itay? Anong itay naman? Josie, sa susunod na magpakain ka ng alagain, siguraduhin mo lamang na hindi galing sa pinagpagurang ko. Ano ka ba naman? Ba't ba ang init-init na ulo mo? Eh, hindi madaan sa pakiusapan ng anak mong ibang eh. Eh, di sa pastusan ko dadaanin. Eh, may napala ka ba naman? Nasupil mo ba naman yung isinusuka mong relasyon ng dalawang yun? Alam mo, sa ginawa mong panghihiya, ikaw ang lumalabas na kahiya-hiya eh. Dahil ang pinatulan mo eh, lalaking walang kwenta-kwenta. Oh, eh yun naman pala eh, walang kwenta. Eh bakit kinukonsinti mo pa? Nasisikmura mong magkaroon ka ng manugang na pabigat sa lipunan? Ha? Batugan? Manginginom? Sugarol? Oh, aba, isipin mo, kaya hindi sumusulong itong bayan natin dahil sa mga taong katulad niyang magiging manugang mo. Manugang ka na manugang? Anong manugang? Oh! Ruding, hindi porke wala kang nakikitang pagtututol sa akin, ang ibig sabihin nun eh, boto na ako kay Junio para kay Josie. Eh kung ayaw mo sa kanya, di lalo naman ako, talaga ayoko sa kanya. Kaya lang, ayoko lang naman ng ginigipit yung anak mo eh. Dahil alam mo na, baka magrebelde pa yon. Kung ano pa maisip pa, makaisip pa yung makipagtanan. Kaya ba, kahit anong tanggi ko nung nagpapaalam siya magtatrabaho siya sa Taiwan, eh, halos ipagtulakan mo naman. Salamat naman at tumama din yung isip mo. Kaya nga, gustong-gusto kong mag-abroad ang anak mo eh. Para mailayo lang kay Junio. Kasi habang tumatagal yung relasyon ng dalawang yan, nalalagay lang sa peligro ang karangalan ng anak mo. Naku, yung mga taong katulad niyang Junio na yan, kapag nahibang sa pag-ibig, nakakalimutan ng moralidad. Sa totoo lang, wala naman akong katiwa-tiwala dyan kay Junio eh. Marami siyang kalokohang magagawa sa anak natin, kahit sa ilang saglit lang. Ano ba, hindi ganito. Labog sa Diyos ka, Junio, alam mo ba yon? Saka na pagkasal na tayo. Hindi mo papayag na aalis ka nung wala mo na akong katibayan ng mga hindi mo. Pwede. Dadating din tayo sa ganito. Ano ka ba? Sandali lang. Sandali lang. Makinig ka sa akin. Katawan ko lang yata gusto mo sa akin eh. Akala ko ba mahal mo ako? Galang mo naman ako. Pwede ba? Hindi ako titigil hanggat hindi mo napapatunayan ang mahal mo. Hindi sa ganitong paraan, Junio. Maraming paraan. Hindi Josie. Pwede. Ayoko. Bitawan mo ako. Ano ba? Sandali! Sandali sabi! Sino yan? Junio. Okay lang pala eh. Sandali. Pare, may mga alahas ang pinsan ko. Eh di ba sabi mo nagbabuy and sell ka? Kaya ikaw kaagad ang nilapitan ko. Di ba sabi mo, eto na yung permanente mong pagkakakitaan? Uy, diyan ka pala. Magandang hapon ha. Magandang panimula yan, pare. Nagbago ka na. Kaya kailangan mo rin ng tulong namin para suportahan ka. Bilang tunay mo mga kaibigan. Di ba, pare? Alam mo, iba na talaga nagagawa ng pag-ibig. Alam mo, buti na lang ikaw ang napusuan ng kaibigan ko. Oo na, sige na. Oh, ano kaya bang ibenta to? Ha? Oo, oh, sige, subukan ko. Pare, hindi sinusubukan yan. Ginagawa yan alang-alang sa pag-ibig. Ano ka ba? Di ba, Quintin? Oo nga naman. Ano? Pare, kung nang bahala dyan sa alahas ng pisang ko, ha? Oo, oh, sige. Akong bahala yung atang ko. Pare. Pare, hindi ka na namin iyayayain ng minom dahil alam namin na
limot mo na ang lasa ng alak at sigarilyo. Tsaka alam kong nagbabagong buhay ka na alang-alang kay Jose, di ba? Oo nga. Buti naman ako, naiintindihan niyo na ako. Oo, pare, naiintindihan. Kaibigan ka namin eh. Saka na, kaya naman kay Jose kung yayayain ka pa namin. Oo. O paano, Jose? Josie, hindi na kami magtatagal at tutuloy na kami. Sige pa rin, sabatin tayo. Sige. Na, sige. Sige, salamat ah. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Sana naman, huwag tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. O di ngayon, napatunayan ko na sa'yong mahal kita. Napatunayan mo sa akin na mahal mo ako. Ay, mahal naman kita. Ano bang gusto mo? Tuloy natin yung kanina. Kanina? Pwede ba? Huwag mo ko hahawakan. Ano ka ba? Sandali! Huwag nyo sandali. Hitaan mo ako. Hatid mo na lang ako. Hatid mo na lang ako sa bahay. Ano ka ba? Huwag ka na magpumilit. Isa na lang ha. Isang beses na lang. Hawakan mo ako. Ibig sabihin lang talaga yan ang gusto mo sa akin. Kaya pwede ba? Huwag ka nang mangarap. O mangarap ka na lang. Hanggang ganyan ka na lang. Hatid mo na lang ako. Kaya bago ka ang $2,000 mo lang isinarya? May kasama pang gulang yan. Mababa talaga ang kilatis nung alasa na dali niyo eh. Bihira ka oh. Baka naman nainipit ka pa dyan. Uy! Andali ah. Malinis ako dun Miss Carte ah. Kayo nga dyan eh. Muntik na kayong sumabit kay Josie. Mabuti na lang nasenyasan ko kayo. Kung sa tunugan lang pare, hatini kami dyan ni Quintin. Kaya nga nasa likwat namin yung bag nung ali dun sa simbahan eh. Dahil sa tunugan. Pero di niyo natunugan na gumigimig ako. Palpakan sulpot niyo eh. Bibigay na sana yung tao, sumablay pa. Bakit? Bigla kayong dumating. Imbis na na-depositohan ko na, nabokya pa. Asar talaga kayo eh. Samahan niyo tumiming. Ibig sabihin mo, hindi ka nakadiskarte. Hindi. Bokya. Wala nang karugtong nang umalis kami. Wala na pare, ending na. Natauhan eh. Ang hina mo. O tama na, hina. Sige na, tagay na, tagay na. Ba't ako magiging mahina? Gusto mo, mababae tayo ngayon, o? Ano? Pag-inipan na lang natin yan. Hindi mo na lang tayo. O, sige, okay. O, tagay, pare. Salamat naman at nanaig pa rin sa'yo ang moralidad. Sana naman, anak, eh lagi mong tatandaan na ang puri ng babae ay isang karangalan na dapat ingatan. Ipinagkakaloob ito sa isang lalaki na, yung tamang lalaki, sa tamang oras na may kasamang matrimonya. Papasalamat nga ako, inay, dahil naiintindihan niyo yung kahinaan ko na talagang muntik na humagpahamak sa akin. Inay, promise hindi na mauulit yun. Salamat din at naging tapat kang anak. O ano? De, kilala mo na kung anong klaseng lalaki yung si Junyo. Mag-iingat ka sa kanya. Kasi may nararamdaman ako parang may iba siyang balak sa'yo. Inay, alam mo, natural lang naman sa mga lalaki yung ginawa ni Junyo sa akin, di ba? Lahat naman ng lalaki ganyan talaga eh. Pero hindi ibig sabihin nun na malinaw ako ng pagpili kay Junyo. Kagtulad ng gustong palabasin ni Itay, kayo naman masyado kayo nag-aalala yun eh. Wala yan nila. Ay naku, ewan ko. Hindi ko nga hawak ang puso mo, anak. Hanggat maaari, ayokong makialam dahil nasa hustong edad ka na, lalo na sa mga bagay na yan. Pero, parang kutub ko eh, tama ang Itay mo sa hindi niya pagsangayon kay Junyo. Sana naman, huwag sasamang loob mo sa amin. Inay, ako pa, sasamang loob ko sa'yo. Eh, kung bihira naman kayo, kaya lang kasi yun yung nagugulono ko eh. Alam mo, mahal na mahal ko kayo ng Itay. Alam mo yun, Inay, diba? Mahal na mahal ko kayo. Pero mahal ko rin naman si Junyo eh. Eh, gusto ko lang naman na dumating ba yung araw na maging isang buong pamilya tayong masaya. Alam mo na, happy family. Sige, sige. Pero, habang nandito sa Taiwan, gusto ko, pag-isipan mo mabuti lahat dyan, ha? At itong tandaan mo, ha? Kami ng Itay mo, kahit kailan, wala kaming hinangad na makakasama sa'yo, ha? Okay. Tandaan ko kayo na, promise talaga. Huwag ka na mag-aalala. Huwag na mo, pala ka na mga problema, eh. Sige, marami pa tayo. Sige. Sige.
Ano ba naman kayo mag-inar yan? Ano bang ginagawa niyo pa? Ang tagal namang labas na kayo riyan at kanina pa ako naalibadbaran dito. Paparinig na naman tatay mo. Huwag mo nang pansinin yun eh. Alam mo, ganyan talaga yun eh. Alam mo, importante akong pakinggan mo. Kasi matagal tayo bago makapag-usap ulit. Ano ba? Naman kasi hindi makapaghintay eh. Eh, ang tagal nyo eh. Eh, sa marami akong binibilin dito sa anak mo eh. O, Hener ha? Yung mga sinabi ko sa'yo, asikasuhin mo habang nasa Maynila kami na itay mo. Asan ba si Josie itay? Ayun. At mukhang bilog na ang ulo. Mabuti pa, ikaw na kumausap sa kapatid mo. Pikam-pika na ako. Ako na. Josie! Nagsisikip na naman ang bibig ko eh. Ano ba? Baka mahuli tayo sa biyahe. Tawag ka na. Paano? Hanggang dito na lang ako. Gustuhin ko man, hindi talaga kita makatid hanggang sa paliparan. Dahil sa tatay mo. Yeah, ibaya mo na yun. Ganito na lang. Okay, ang importante, huwag mong kakalimutan yung pangako mo sa akin. Huwag yung pagbabago mo ha. Baka mamaya mawala lang ako. Maudlot na naman yun. Tsaka basta kailangan, gusto ko lagi makasusulatan para hindi kita awayin. Oo. Pero yung usapan natin ha, sundin mo rin. Oo naman. Ganito ha, makinig ka. Buwan-buwan, padadalan kita ng pera. Okay. Ngayon, ikaw nang bahala kung saan mo gustong ilagay na banko yon. Bahala ka na. Kasi gusto ko, ganito, ipunin mo yung pera. Para pagbalik ko, yun ang gagamitin natin sa, alam mo na, sa kasal. Kasi, basta huwag ka nang maingay ha. Kasi gusto ko sana malaman ni inay tsaka ni itay na okay ka. Alam mo na, yung kaya mo. Kaya mong magmawak ng pera, ganon. Para pagbalik ko, okay. Di syempre, bongga, di ba? Ang grande yung kasal. Basta, promise ha? Salamat sa tiwala mo ha. At saka, pangako. Iingatan ko yung perang papadala mo. Promise mo ha? Baka mamaya, matalikod lang ako. Ha? Halika na! Ay, ay, alis na ako. Nagkataan ko si itay. Ha? Halika na! Basta ha? Bye-bye. Sige, bye-bye. Kuya, bahala ka na kay inay itay ha? Ha? Sulat ka, ha? Sa paglipas ng mga buwan, regular na pinadadalhan ni Josie ng pera si Junyo, samantalang puro sulat lang ang pinadadala niya kina Mang Ruding at Aling Simang. Hindi alam ni Josie na winawaldas lang ni Junyo ang mga perang pinaghirapan niya at ang mga magulang na pinagkaita naman niya ng kahit na munting konsuelo ay ang siyang tunay na nangangailangan ng kanyang tulong dahil ilang linggo lang mula nang siya ay umalis. Inatake sa puso si Aling Simang at ang pangyayari ay inilingid sa kanya sa kahilingan na rin ng kanyang ina para hindi maapektuhan ang pagtatrabaho niya sa ibang bansa. O yan ha, madiin at saka malinaw yung pirma ko, hindi kamukha ng dati. Baka sabihin mo, hindi na naman tumalab sa karbon. Okay na po to, sir. Tuloy na pa ako. Sandali, sandali. Kung ano malis. Sir? Sandali lang, saka lang. Dali ha. Oh, panigarili mo. Sir. Eh, sige na, kunin mo na. Ika na may, oh yan, sayo na yan ha. Tal, palagi ka naman naglalakad-lakad, baka pagod ka eh. Kailangan mo yan, ha? Salamat po sir, ang galante niyo talaga. Okay lang yon. Umang Paul, andali ho. Ako nyo. Bakit? Wala ho ba kayong sulat dyan sa akin? Wala eh. Kaya Aling Simang lang to. Sige, bale. Kanila na sulat. Basta akin lang yung... Angalin. Ha? Andi, wala. Sige ho, salamat na lang. Sige.
Woo! Ayos, pare! Ano na, pare? Oh, ano? Magkano na dugas mo? Ha? 2,500. Ang laki, pare, ng nadugas. Kalundo ka na naman, pare. Tama-tama. Dadagdaga na naman ang inumin namin. Walang problema dyan. Dali-dali. Kapal, oh. Labas na yan. Huwag naman lahat. Sige na. Wala, oh. Sige, oh, to. Todo mo yan, ha? Bili ka ng pulutan, yung masasarap. Para ako ng mga chicharon-chicharon. Sige, para iwan ka kayo. Bumili ka ng blue seal na sigarilyo. Bilis ano, bata? Sa ano? Dagdagan mo rin yung pangalak natin. Mauubos na to. Ha? Tagay mo, tagay mo. Oo, oh, pare. Meron pa, meron pa. Tayo, tagay. Sige na. Oo, oh, isa ito. Oo, okay. Yeah. Ah. Tayo, masaya tayo dito. Pare, alam mo, Hunyo, yan ang gusto ko sa'yo, eh. Hindi ka kuripot sa barkada, di ba? Tama yun. Pero, alam ba ng biyanan mo yung ginagawa mo? Alam ba ng biyanan mong hilaw yan, ha? Anong pakialam ko dun? Basta tayo, masaya tayo dito. Tuloy ang gimmick natin, huwag na natin pakialaman yung matatanda. Lakas ang loob mo ba? Huwag mong babaguhin yung ugali mo na yan. Tagay mo, tagay mo yan. Tagay natin. Sa atin to, hindi sa kanila. Parang tumunta lang samahan natin. Dapat ganyan lang parate. Ganun ba yun? Oo. Para tumagal lang samahan, kailangan. Alam mo, gusto ko, tulungan mo sarili mong umuya, ha? Kasi ang sabi ng doktor, magaling daw na therapy ang pagluya para madali kang, madali mo maigalaw ang dila mo at bibig, ha? Yan, yan. Tama yan. Ganyan nga. Madali kang makakapagsalitang muli pagka ganyan. Sige. Yan. Ikaw nang kumuha. Si Ma'am Paul yun. Bilisan mo. Ma'am Paul. Para kay Mang Ruding. Uy. Salamat mo, Ma'am Paul. Sulat to, galing kay Josie. Ha? Ay, akin na. Nang mabasa. Akin na. Galing kay Josie, inay. Oh. Eh, galing ito sa anak mo si Josie. Ha? Makinig kang mabuti, ha? Babasahin ko, ha? Sandali. Ere, ha? Minamahal kong itay at inay. Kamusta na ho kayo? Kumusta na ho si Kuya Hener? Kung ako po ang tatanungin, huwag ho kayong mag-alala dahil nasa mabuti naman akong kalagayan. Natanggap ko ang inyong sulat noong pang isang linggo at ako'y natutuwa dahil kayong lahat dyan ay nananatiling nasa mabuting kalagayan, lalo na si inay. Sa susunod na pagsulat nyo, itay, bakit hindi mo natin sabihin ang totoo kay Josie? Ano ka ba naman? Ang nanay mo may ayaw eh. Ilang beses ko pa ipaliliwanag sa iyong dahilan. Karapatan mo ni Josie na malaman ang katotohanan. At isa pa, kailangan natin ang tulong niya. Ubus na ang pera niya, ubus na rin ang ipon ko. Tapos, nangangailangan tayo ng malaking halaga para matutusan ang pag-re-recover ni Nay. Oh, Hiner, pabuti pa manahimik ka na rin ah. Kung makapagsasalita lang ang nanay mo, kanina ka paminura dyan. Manahimik ka na! Baka mamaya eh, pati ako, atakihin yan eh. Sana ba yun? Sa susunod na pagsulat nyo,
balitaan niyo naman ako ng mga tungkol dyan sa lugar natin. Saka, wala na ba kayong alam ikwento kundi tungkol sa politika? Sa bagay, yan talaga ang hilig ni Itay. Ang gusto kong malaman ay kung madalas pa rin ang nakawan dyan. Hanggang dito na lamang po. At sana, nasa mabuti kayong kalagayan. Ang nagmamahal ng anak, Josie. Sanang mabibigla sa sasabihin ko sa iyo. Matagal nang nangyari to pero ngayon mo lang malalaman dahil ayaw kasi ni Inay na mag-alala ka at masira ang pagtatrabaho mo dyan. Ilan linggo mula nang umalis ka patungong Taiwan, inatake sa puso si Inay. Pero huwag kang mag-alala. Naligtasan na ni Inay ang krisis. Ngayon, nagre-recover na siya. Sabi ng doktor, magiging madali daw ang pagre-recover ni Inay kung hindi matitigil ang therapy. At yan ay isa sa mga dahilan kung bakit ako sumulat sa iyo. Bili niyo ng wheelchair si Inay. Mula ngayon ay padadalan ko na kayo ng pera buwan-buwan. Gastusan niyo ang lahat ng kailangan ni Inay hanggang sutuluyan siyang makabalik sa normal. Malaki naging pagkukulang ko sa inyo. At hinihiling kong patawarin niyo sana ako. Matagal ko kayong nakaligtaan kaya sana hayaan niyo naman alalahanin ko kayo ngayon. Alam kong labag kay Inay ang tulong na to, pero pakilinaw mo lang sa kanya, Kuya, na ang perang padadala ko sa inyo buwan-buwan ay isang paglilingkod mula sa isang anak na tumatanaw ng utang na loob. Sir. Teka, sandali. Bakit 1,000 lang? Sir? Bakit ito lang? 1,000 lang to eh. Sir, yan lang po yung halagang nakalagay sa pangalan nyo. Hindi, baka naman nagkakamali lang kayo. Imposible lang 1,000 lang binigay sa akin ng siyota ko. Aba, hindi yun, sir. Hindi yun pwede yun, sir. Eh, kay Rodolfo Nazar na hutong mas malaking halaga eh. Ha? Patingin nga, patingin. Ito po, sir eh. Ah, tingnan ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Huwag mo na lang ito dalhin doon. Akin naman ito eh. Ako na lang pipirma dito. Sir, sir, hindi ho pwede yun. Mapuputokan ho ako sa opisina niyan. Akin na ho, sir. Hindi. Akong bahala sa'yo. Hindi ka maharga, biyado. Kung pupunta ka dito, dalhin mo ito sa akin. Bibigyan ka ito ng 1,000. Sir, sir, pasensya na ho kayo. Hindi ho talaga pwede yun, sir eh. Mapapagalitan nga ho ako sa opisina. 2,000. Ayan, 2,000. Sir, hindi nga ho pwede, sir eh. Sir, bawal yun. Walang makakaalam. Kaya ng 2. Sir, ibigay nyo na sa akin yan, sir. Ibigay nyo na sa akin, sir. Akin to, pare. Tingnan mo. Basta tingnan mo yung resibo yung nagpadala pareho doon sa resibo sa akin. Ipapupulis ko kayo pag hindi nyo binigay yan. Akin na yan, sir. O yan, sa'yo. Sir, pinapaliwanag ko lang na... Sige na, umalis ka na. Lamunin mo kung gusto mo.
Balis ka na! Sir! Malaking halaga din ito. Eh, heto na yung pambili mo ng wheelchair. Salamat. Heder, lumakad ka agad, ha? Bilhin mo na yung wheelchair na napili natin para sa inay mo. Ha? Apo, itay. Salamat, ha? Sige po. Sir, kaano-ano nyo yung si Punyo Kalindas? Bakit? Nagalit po kasi kanina nung malamang mas malaki yung halagang pinadala sa inyo kaysa sa kanya. Eh, pilit pa nga akong kinukuha yan at kanya daw po yan. Kanina ba galing yung perang padala sa kanya? Diyan din po, kay Josephine Nazar. Brad, alam mo ba kung kailan pa siya tumatanggap ng mga padalang ganyan? Matagal na po, sir. Hindi po pumababa ng 10,000. Kuminsan, 15,000 pa. Ngayon lang mo talaga bumaba ng 1,000. Ano ba? Sige po, sir. Tuloy na ako. Dali. Nasabay na ako, sir. Itay, inay. Nilalakarin lang ako. Sandali lang ako. Usapan namin na padala niya ng pera yung mga pesting magulang niya. Pinadala pa rin niya. Hindi tuloy mo laki-laki itong puhunan ko dito. Di ba na-stroke si Aling si Mang? Baka naman nang hingi. Wala akong pakialam kahit mamatay pa yung si Aling si Mang. Ang usapan-usapan. Sabi niya sa akin, bibigay niya sa akin yung pera. O kanino niya binibigay? Di ba pare, para sa kasal niya yung pinapaipon niya? Di ba pinapaipon niya yan sa'yo? Siya may gusto ng kasal, hindi ako. Wala ka namang naipon, ha? Problema ba yun? Walang kasal! Galing mo talaga. Walang pera, di walang kasal. Paano kung umuwi yon at hinanap yung pera pinapaipon sa'yo? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Hindi ikaw ang tetestigo, nasabihin na natin na nalugi yung pera sa isang malaking negosyo. Ano pa magagawa ng tao? Makakahirit pa ba yun kung alam niyang sulog na pera? Ito pare, paldo to, yung kaya ang pagkakob ito. Dala, sa lahat ng tulong mo sa akin. Kahit na walang nararamdaman ang katawang kong ito, ramdam na ramdam ko sa puso ko ang pagmamahal mo. Mahal na mahal din kita na.
nasasabi niya ako sa'yo. Gusto na uli kitang makasama. Hinahanap ko ang paglalambing mo sa akin. Lalo na nung maliit ka pa. Naalala mo ba yun? Yung pagiging masaya natin. Yung pagiging magkasundo natin. Yung pagiging matapat natin sa isa't isa. Yung pagiging mag-ina natin. Anak, pag-uwi mo dito, ang gusto ko, ikaw ang mag-alaga sa akin. Ipagluluto mo ako, ha? Lalo akong gaganahan kung ikaw ang magpapakain sa akin. Anak, alam ko, kahit na papano, nagkulang din ako sa'yo. Sawaan mo ako. Yung mga kakulangan mo rin sa akin. Huwag mong iisipin yun. Matagal ko lang nakalimutan ang lahat yun. Magkikita pa tayong muli. Pero, alam kong hindi na magtatagal pa ang buhay ko. At bago tayo tuluyang magkawalay, bago ko ipikit ang mga mata ko, nais ko munang makita ang paglaya mo mula sa isang mapanlinlang na pag-ibig. Huwag kang matatakot masaktan, anak. Huwag mong panghinayangan ang isang taong hindi karapat-dapat sa kabutihan mo. Kalasin mo na ang kadena. Narito naman kami ng itay mo para tumulong sa'yo. Naghihintay lang kami na sandalan mo. Sige na, anak. Alang-alang sa ating ikatatahimik. Alang-alang sa ating tunay na pagmamahalan bilang isang pamilya. Thank you.
tapos din. Pwede na ba yan? Pwede na po ito, ma'am. Nagdadala ka pa ba doon kay Junyo? Sir, hindi na ako. Matagal na ako hindi mula nung huli kong bigay. Mabuti naman. Tuloy na po ako, sir. Ma'am. Salamat, ha? Salamat. Uy, dali nga. Dali ka. Snobero ka na ngayon, ah. Ha? Sayang na lang ang mga binibigay kong tips sa'yong dadaanin. Hindi naman ho, sir. Nagmamadali lang ho ako. Mukhang masaya yung mga na-consume kong biyanan, ha? Magkano ba binigay ng dati kong sota? Pasensya na ho kayo, sir. Hindi ho pwedeng sabihin yun, eh. Alam mo, wala ka utang na loob, ha? Para hindi na kinabang sa akin, ha? Anong gusto mo? Sasabihin mo sa akin kung magkano o guburahin ko yung mukha mo sa mundo, ha? Sir, sasabihin ko na ho, sir. 20 mil po, 20 mil. Yan, susunod, matuto ka. Sumagot, ha? Pare, pasukin na natin yung bahay lamang Ruding. Atat na ako dun eh. Kaya lang naman hindi natin tinatalo dati si Mang Ruding. Eh dahil sa'yo. Pero ngayon talo-talo na kayo lahat. Ano pa hinihintay natin? Tirahin na natin hanggang hindi pa binabako yung perang pinadala ni Josie. Alam mo pare, baka hindi lang yun ang hawak na pera ni Mang Ruding eh. Hindi ba nagpapadala si Josie? Akin lahat yung perang yun. Tama ka! Kaya kunin na natin ang pera mo, pare. Ano? Ano pa hinihintay mo? Pare, kunin na natin ang pera mo. Kayang-kaya natin takdo to, pare.
sa akin. Hindi nagtagal at nahuli din sina Junio, Lakay at Quintin. At sa paratang na robbery with homicide o pagnanakaw na may kasamang pagpaslang, isa sa mga ebidensyang ginamit ay ang pahayag ni Jenner na sinabi muna sa kanya at itinuro ni Mang Roding bago ito namatay ang tatlo na siya ngang gumawa ng krimen. Hinadlangan ng tatlo ang pagtanggap sa nasabing pahayag ni Jenner. Ayon sa kanila, ito'y sabi-sabi lamang o hearsay lang at hindi raw nakita ni Jenner na sila nga ang gumawa ng krimen, kundi nalaman lang ito mula sa amang si Mang Roding. At dahil sa patay na si Mang Roding, wala nang magpapatotoo tungkol dito. Pero hindi sumang-ayon sa kanila ang hukuman. Sinabi ng hukuman na ang pahayag ni Jenner tungkol sa sinabi sa kanya ng kanyang ama ay isang deklarasyon sa bingit ng kamatayan o dying declaration. Ito'y deklarasyon ng isang taong naghihingaluna na binigkas ng may kamalayang malapit na siyang mamatay tungkol sa sanhi at mga pangyayaring pumapaligid sa pagkamatay. At ito'y kapanipaniwala at pwedeng tanggaping bilang ebidensya. Dito sa kaso, walang duda na batid ni Mang Roding na malapit na siyang pawian ng buhay nang sabihin niya kay Jenner ang mga pangalan ng umatake sa kanya dahil namatay po siya bago pa man siya madala sa ospital. Kaya't kahit na ang pahayag ni Jenner ay base lamang sa kaalamang natamo niya hindi sa pamamagitan ng sariling pagkakasaksi sa pagpaslang kundi sa pamamagitan ng sinabi sa kanya ng ibang tao, ito'y natatanggap na ebidensya sapagkat ito'y deklarasyon ng kanyang ama sa bingit ng kamatayan tungkol sa kung sino ang pumatay sa kanya. Nahatulang mabilanggo habang buhay sina Junio, Lakay at Quintin. Kung ito'y naganap ngayon, tiyak na bitay sila. Hanggang dito na lang po, naway nagsilbing aral sa ating lahat ang kasaysayang inilahad namin sa inyong ngayong hapong ito. Atin pong tandaan na ang kasakiman o labis na pagmamahal sa pera at mga bagay-bagay sa mundong ito'y ugat ng lahat ng kasamaan. Ano nga po ba ang mapapala ng isang tao kung maging kanya ang buong mundo? Pero mapapahamak naman at maglalaho sa kanya ang tunay na makabuluhang buhay na walang hanggan. Ito pong muli ang inyong kaibigan si Attorney Jose Season, ang bumabati at nagiiwan ng isang tahimik at puno ng kaalamang hapon sa inyong lahat. Dito lamang po sa palatuntunang kapag may katwiran,
ipaglaban mo. Ikaw ang pag-asa. Nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta di kitang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta buhay ko ay